Ano man yan pare? Magtatrabaho ka dito, may dala kang sanggol. Alam mo ba kung anong trabaho itong pinuntahan mo? Oh, alam ko pare. Magdi-deliver lang naman ng mga gasol, di ba? Pasensya na. So paano yung anak mo na yan? Sino mag-aasikaso niyan dito pag nasa trabaho ka na mamaya? Iiwan ko to mamaya kay mama. Idadaan ko to sa bahay mamaya bago mag-deliver ng mga gasol. Sino siya? Ba't may kasama yan dito na sanggol? Siya si Dante. Bagong salta dito. Sinabihan ko na nga yan na huwag dadalhin dito yung anak niya eh. Bawal yan dito Dante. Iuwi mo na yan. May trabaho kasi si mama sa eskwelahan pag ganitong oras. Sa tanghali ko lang to pwedeng iiwan kay mama. I-consider nyo naman ako mga pare. Mamaya pa naman trabaho ko. Nagkikiusap ako sa inyo. Sige, pagbibigyan ka namin. Basta, huwag mong dadalhin yan dito sa barracks mamayang gabi ha. Pag yan umiyak ng umiyak, panigurado di kami makakatulog niyan Dante. Oh, salamat. Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa inyong mga listeners. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dante, 29 anyos at isang delivery man ng gasol. Namatay po yung ina nitong baby ko kamakailan lang. Di man lang kami naikasal, pero pumanaw agad siya sa panganganak. At nitong ang nagkatrabaho ako, walang pagpipilian kundi isama itong baby ko dito. Si mama kasi pag umaga, di pwede, pag tanghali lang pwede. Nasa eskwelahan siya kasi kapag umaga, tindera at tagaluto sa kantin. Alauna yun umuwi sa tanghali, saka ko naman iiwan sa kanya itong baby ko. Sakto naman sa oras ng trabaho ko, alas dos ang trabaho ko sa hapon. At isang gabi, pag uwi ko noon galing trabaho, biglaang na-ospital si mama. Ibinalik ni ate itong baby ko sa akin. Alas 10 na ng gabi noon, iyak nang iyak itong anak ko. Irritable na sa akin si Sandy, yung kasama ni Elmer. Sila po yung kausap ko kanina. Gusto na nila akong paalisin noon sa boarding house dahil hindi sila makatulog sa lakas ng iyak ng baby ko. Eh wala akong magagawa, nasa ospital si mama. Kanino ko iiwan ito? Hingi ako ng hingi ng pasensya sa kanila dahil sa istorbo ko. Pare, pasensya na kayo sa akin ha. Hindi ko talaga mapatahan tong anak ko. Si mama kasi ang hinahanap nito. Pasensya na talaga sa inyo. Baka gutom na yan. Napainom mo na ba yan ang milk niya? Ayaw niya inumin eh. Asan ba yung milk niyan? Nasa lamesa pare. Paanong iinumin to? Ang labnaw nitong tinimpla mo pare. Nako Dante, nagkaana ka, tapos di mo alam magtimpla? Sorry, si mama kasi talaga pare ang may alam niyan eh. Ano ba yan? Ang ingay nyo. Magpatulog naman kayo. Ingay nyo? Pagod ako buong maghapon tapos mangiistorbo pa kayo. Ano yan Elmer? Si Dante kasi pare. Iyak nang iyak itong anak niya. Yung tinimpla kasi nagatas ang labnaw. Kaya ayaw inumin ang baby niya. Ako Dante, sinasabi ko sa'yo. Tatamaan ka na sa akin. Istorbo ka talaga dito. Sinabihan na kita na huwag mong dadalhin yan dito. Paring Sunday, relax ka lang. Nasa ospital kasi si mama niya. Kaya iniwan muna sa kanya itong baby niya. Ako na bahala pare. Tatahan din to pagkatimpla ko nito. Dante, tignan mo ako kung paano magtimpla ng milk ng baby ha. Ganito ha. Dapat 5 scoop sa isang bote. 5 scoop ng milk para malapot siya at magugustuhan ng anak mo. Tapos saktong tubig na mainit lang.
Salamat paring Elmer ha. Kung wala ka dito baka nagutom na itong anak ko. Paring Sandy, pasensya na rin sa'yo kung naistorbo pa kita sa pagtulog mo. At doon nanalukbong ng kumot si Sandy. Nagalit sa akin. Ang pogi naman pala nitong anak mo, Dante. Manang-mana sa'yo ha. Di naman. Sa nanay niya nagmana yan. Maganda kasi yun. Hindi. Sa'yo ata ito nagmana eh. Pareho kayo ng mata at bibig. Salamat pare ha. Eh kumain ka na ba, Dante? Hindi pa eh. Bakit di ka pa kumakain? Yung binali ko kasi na pera naubos agad para sa milk ni baby eh. Ito, 50. Kain ka na muna dun sa kantin sa labas. Ako na muna bahala dito sa anak mo. Makakatulog din to, sige na. At doon lumabas ako ng boarding house. Pero imbis na kumain ng hapunan, hindi ako kumain. Yung 50 na ibinigay ni Elmer, itinago ko na lang sa wallet ko. Itinabi ko, pandagdag sa pambili ng milk ni baby. Nagkunwari ako na natagalan ako sa labas para isipin ni Elmer na nagapunan ako. Pero ang totoo, tumambay lang ako ng kaunti doon sa kanto. Nanigarilyo ako at kumain ng biskwit na Sky Flakes na ibinigay lang nung nakatambay doon. Biglang may nag-text sa akin noon sa cellphone ko noong tumatambay pa ako. Pagbasa ko ng text, muntik na akong matumba. Matumba doon sa kalye. Pinanghinaan ako ng buong katawan ko. Si Mama raw, nasa morgue na. Patay na. Para akong sinakluban ng langit at lupa noon. Bumalik agad ako sa boarding house para magbihis. Taranta ako noon at di ko na alam ang gagawin. Oh, Dante, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag kang maingay. Baka magising tong anak mo. Tulog na ito. Dante, maghulos dili ka nga. Sabihin mo sa akin anong nangyayari sa'yo. Pare, si Mama wala na. Patay na siya. Nagmamadali ako ngayon para pumunta sa ospital. At naiyak na lang ako noon. Relax ka lang pare, huminahon ka. At doon bigla ako niyakap ni Elmer. Ayos lang ang lahat. Sige na, ako na bahala dito sa anak mo. Pumunta ka na sa ospital. Balitaan mo ako agad, dito number ko. Sir Will, lumipas ang isang linggo noon. Ibinurol si Mama at nailibing na. Wala na nga akong mapag-iwanan dito sa anak ko. Naging todo-kayod rin ako sa trabaho ko. Nagpursigi ako para buhayin tong anak ko. Buti na lang tumatambay si ate sa boarding house namin nila Elmer at Sandy. Tumatambay siya tuwing alas dos ng hapon. At sa kanya ko iniiwan si baby ko. Pero pag uwi ko sa gabi, galing sa pagdi-deliver ng gasol, kargo ko na lahat. Alas 10 ng gabi hanggang alauna, naglaalaba pa ako niyan ng mga lampin ng baby ko, pati rin mga damit ko. Wala na kasi. Paggabi si ate, umuwi rin sa bahay niya. Ang totoo, naaabala ko ngayon si ate. Pare, pahinga ka na. Alauna na. Matulog ka na. Oh, bakit gising ka pa Elmer? Sandali na lang ito. Matatapos na ako maglaba. Si baby ko, nagising ba? Ayun, tulog na tulog pa. Salamat naman. Oh, wag na Elmer, kaya ko na to. Dali na, tutulungan na kitang magbanlaw. Naaawa na ako sa'yo. Gabi-gabi ka na lang puyat. Kakalaban ng mga lampi ng baby mo. Okay lang ako. Hindi na, nakakahiya sa'yo. Kaya ko na ito banlawan lahat.
Huwag ka na mahiya. Tulungan na kita. At doon, nagkasabay ang mga kamay at palad namin ni Elmer sa isang palanggana, kakabanlaw ng lampin. Hanggang sa aksidenteng nadampot niya ang kamay ko, imbis yung lampin. Agad ko naman na inilayo ang palad ko dahil hawak yun ni Elmer noong mga oras na yun at ngumiti pa siya sa akin. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Ikaw kasi, Dante, sobra naman ang pagkagulat mo. Para kang nakuryente nang mahawakan ko ang kamay mo. Takot ka ba sa kapwa lalaki na hawakan ang kamay mo? Ako, takot sa lalaki. Paano mo naman nasabi? Eh, nahawakan ko lang naman ang mga kamay mo. Daig mo pa yung nakuryente sa saksakan ng ilaw. Relax, pinagtitripan lang kita. Walang mali siya tutol. Sabi na kasing ako na lang magbabanlaw nitong mga lampin, pare. Huwag mo na kasi akong tulungan. At doon, agad akong tumayo at iniwan ko si Elmer doon sa gripo at nagsampay na lang ako ng mga lampin. At habang nagsasampay ako ng mga lampin, pinagmamasdan ko paminsan-minsan noon si Elmer na patuloy sa pagbabanlaw. Aminado ako na noong mga sandali na yun, hindi ko alam ang mga trip ni Elmer. Gabi-gabi yun, tuwing maglalaba ako ng mga lampin ng anak ko. Palaging gumigising yun si Elmer para tulungan ako magbanlaw. At isang gabi noon, pagod na ako galing trabaho. Bigla akong nangulila sa mama ko. Namiss ko sila. Namiss ko si mama. Namiss ko rin yung asawa ko. Yung mga babae na mahalaga sa buhay ko, kinuha ng tadhana lahat. Andoon ako noon sa labas ng boarding house nakaupo at pinagmamasdan ko ang mga lampi na nakasampay. Yung mga lampi na nakasampay, kakatapos ko lang din kasi noon maglaba. Namalayan ko na lang, pumapatak na ang mga luha sa aking mga mata habang nakaupo ako doon dahil sa hirap ng kalagayan namin ni baby ko. May biglang umupo sa tabi ko. Bakit ka umiiyak, pare? Paano mo nalaman na umiiyak ako? Narinig ko mula sa loob yung pagsinghot mo ng sipon mo, pare. Nalulungkot ka ba ng sobra? Sino ba naman ang hindi malulungkot, pare? Kakamatay lang ng mama ng anak ko. Tapos bigla rin sumunod si mama. Mabilis na umakbay si Elmer sa akin at nagsalita. Pare, ganyan talagang buhay. Huwag ka nang malungkot. Tumingin ka sa akin. Tumingin naman ako sa mga mata ni Elmer noon at muli siyang nagsalita habang tumitingin siya ng seryoso sa mata ko. Pare, hindi ka nag-iisa. Andito ako. Hindi kita pababayaan. At lalo akong nahiwagaan kay Elmer noon habang nagkakatitigan kami sa mga mata namin. At tinanong ko siya, ano ibig mo sabihin? Pare, walang permanente na bagay dito sa mundo. Lahat tayo papanaw. At nauna lang si mama mo at yung babae na pinakamamahal mo na umalis dito sa mundo. Pero tandaan mo, buhay ka pa. At habang bunabubuhay ka pa, may pag-asa ka pa. Ipagpasalamat mo na lang sa taas na buhay ka pa. At andito ako, bagong kaibigan mo. Hindi kita pababayaan. Kaya ba lagi kang nariyan para tulungan ako? Eksakto. Gabi-gabi kitang inaalalayan sa paglalaba ng mga lampi ng anak mo. Tuwing wala ka sa tanghali, umaalis si ate mo minsan. Ako ang nag-aalaga sa baby mo, pare.
Hindi mo lang alam. Ano? Umaalis si ate? Oo, minsan umaalis siya. At habang abala ka sa pagmamaneho ng mga truck, kakadeliver mo ng gasol, sa akin na iiwan ang anak mo. At hindi ako nakakapasok sa trabaho ko. Ano? Si ate talaga? Paano pag natanggal ka sa trabaho, kaka-absent mo? Relax, okay lang ako. Hindi ako matatanggal. At doon, biglang ngumiti si Elmer sa akin at umakbay sa akin ng mahigpit. Alisin mo lahat ng pag-aalala mo, pare. Andito ako. Hanggat hindi mo pa kaya, aalalayan kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. At natulala na lang ako. Sa tao na yun, opo, si Elmer. Nabawasan bigla noon ang pag-aalala ko. Oh, natulala ka. Guminhawa bang pakiramdam mo? Oo, pare. Maraming salamat at pinagagaan mo sobrang bigat na problema na nararamdaman ko sa kalooban ko ngayon. Ganun naman pala. Ano pa hinihintay mo? Yumakap ka na sa akin. Ako pa bang iyayakap sa'yo? At bigla na lang akong niyakap ni Elmer dahil hindi ko magawa na yumakap sa kanya. Ayos lang ang lahat. Mga salita na paulit-ulit na sinasabi niya habang niyakap niya ako. Pare, okay na ako. Sige na, iwan mo na ako rito. Maraming salamat sa mga payo mo. Sige, iwan na kita. At doon pinitiwan niya ako. Wala akong maisip na mali o anuman na masama tungkol kay Elmer noon. Ang tanging nakikita ko sa kanya ay isang tapat na kaibigan na parang anghel na bumaba mula sa langit para sakluluhan ako. At isang gabi na naman noon, pagod na pagod ako mula sa trabaho, agad na umalis si ate at nagpaalam sa akin. Si Elmer na lang raw muna bahala sa anak ko at may pupuntahan pa siya noon. Pare, mukhang pagod na pagod ka. Sige na, maligo ka na at matulog ka na pakaligo mo. Ako? Bakit binatutulog mo na ako? Nilaban ko ng mga lampi ng anak mo, pare. Okay na lahat. Kaya ang gagawin mo lang ngayon ay magpahinga ka na. Ano? Bakit mo nilaban, pare? Nakakahiya sa'yo. Kay ate ko ibinilin laban yun eh. Kasi babayaran ko siya eh. Ako na naglaba, pare. Kasi busy si ate mo sa anak mo. Iyak nang iyak kanina. Medyo may lagnat yung baby mo. Ano? May lagnat ang anak ko? Relax, pare. Okay lang siya. Natural lang naman yan. Sigurado ka natural? Baka kung ano nang sakit niya, pare. Okay na siya, pare. Bumaba na ang temperatura niya. Medyo wala na siyang lagnat. Talaga? Ano iginamot mo? Pero salamat. Normal lang yun, pare. Ang mahalaga, wala na. Salamat, pare, ha. Kung wala ka, di ko alam ang gagawin ko dito. Relax lang, pare. Ako bahala lagi sa'yo. Sige na. Maligo ka na at magpahinga. Sir Will, ganun kaganda ang ugali ni Elmer mula noong makilala ko siya. Para siyang anghel na laging nakaalalay sa amin ng anak ko. Oh, andyan si ate. Pero lalong pinapagaan ni Elmer ang bawat bigat ng problema ko. Hanggang sa isang gabi noon, 10 bayan ang dinilibiran ko ng gasol noong buong maghapon gamit ang truck. Kakapagod talaga yun. Alas 11 na noon, pagdating ko sa boarding house, nagtaka talaga ako. Iba na ang nakikita ko sa ugali ni Elmer. Oh, pare, andito ka na pala. Akin na yung jacket mo at ihahangir ko.
Ito, bagong damit mo. Suotin mo na to. Bagong daon ito. Upo ka na dito, kumain ka na. Si baby mo pala. Okay na. Tulog na tulog. Busog na siya. Ano? Napagod ka ba buong maghapon? Oh, bakit tulala ka? Sige na, magbihis ka na at kakain ka pa. Pakakain mo, matulog ka na lang ha. At matutulog na rin ako. At natulala na lang ako sa mga pinapakita ni Elmer. Tinanggal niya yung jacket na suot ko, hinanger niya ito, tapos hinila niya yung kamay ko, pinaupo ako doon sa mesa at kumain na raw ako. At itinuro niya si baby ko na tulog na tulog na. Busog na raw yun. At noong kumakain na ako sa lamesa, tumingin lang siya sa akin ng nakangiti. At pumunta siya doon sa tulugan niya. Nagkumot siya at nag-good night. Good night paring Dante ha. Pakakain mo dyan, huwag mo na hugasan ng plato. Ako na lang maghuhugas bukas. At bigla akong nagtanong pagkasabi niya noon. Noong magtalukpong na siya ng kumot. Sandali. Pare, bago ka matulog dyan, may itatanong ako sa'yo. Sige, ano yun? Bakit mo ba ito ginagawa lagi sa akin? Yung alin, pare? Yung eto, yung mga ganito. Ah, yan. Huwag mong isipin yan pare, wala lang yan sa akin. Isipin mo na lang, tulong ko lahat yan sa'yo. Bakit mo ako lagi tinutulungan pare? At doon, biglang bumangon si Elmer at pinuntahan ako. Natulala ako sa biglaang pagpunta niya sa akin sa may lamesa kung saan ako nakaupo at kumakain. Diretso ang tingin niya sa akin habang papalapit siya sa akin. At di ko na alam ang gagawin ko pa noon, kung ano ba ang pakay niya. Pare, huwag mong bibigyan ng kahulugan lahat ng ginagawa ko sa'yo. Wika niya noong nakatayo na siya sa harapan ko at nakahawak na pala yung kamay niya sa tenga ko. Hindi ko napansin. Hanggang sa mabilisan niya na hinalikan ako sa noko habang nakatingala ako sa kanya. Ngayon alam mo na kung bakit. Anong alam ko na? Anong alam ko na? Ang alam ko lang ngayon, binigyan mo ako ng kiss sa noo. Yun na nga pare, isang napakatamis na halik mula sa akin ang natanggap mo ngayon. Para ipaalam ko sa'yo kung ano lahat ito. At nanatiling tulala ako sa mga mata ni Elmer, para akong na-hypnotize. Ano nga lahat ito? Yun na nga pare, yung kiss na yun ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Kung hindi mo pa gets, bahala ka. Maiiwan na kita, matutulog na ako. Sandali, may gusto ka bang sabihin sa akin? Di ko na kailangan sabihin, antok na ako, matutulog na ako. Pare naman eh, kinakausap kita ng maayos, wag mo naman ako tutulugan. Sir Will, binaliwala ko na lang yun, dahil hindi ako bakla. Pinalagpas ko yun. Natulog na lang bigla noon si Elmer. Hindi niya man diretsa na masabi sa akin na gusto niya ako. Nauunawaan ko ang isang tulad niya. Alam ko na may mga tao talaga na kagaya niya. Mga taong nagkakagusto sa kapwa lalaki. Dumaan ang maraming gabi na walang nagbago sa pagkikitungo ko sa kanya. Kahit pa minsan ko nang nalaman na gusto niya ako. Malaking abala na rin ang napipirwisyo ko sa buhay niya. Pero sabi niya, wala lang raw yun. At isang gabi, tuluyan na nga siyang nawala ng trabaho
at tinanggal siya ni boss namin sa trabaho dahil palagi siyang umaabsent doon sa trabaho namin. Dahil sa palagi niyang inaasikaso yung anak ko. Si ate ko talagang may kasalanan kung bakit napupunta kay Elmer ang pag-aasikaso sa anak ko. Iniiwan ko tong anak ko kay ate, pero ipinapasa naman ni ate kay Elmer tuwing umaalis ako. Si Elmer naman na napakabait na tao, pumapayag naman na akuin ang responsibilidad na hindi ko naman iniaatang sa kanya. Sinasahuran ko kasi si ate sa pagbabantay sa anak ko, pero umaalis pala siya lagi. Yung bayad ko sa kanya, ibinibigay niya kay Elmer yung iba, minsan, hanggang sa tuluyan nangang nasira ko ang buhay ni Elmer dahil sa pag-aasikaso niya sa anak ko. Nawalan siya ng trabaho. At isang gabi noon, naabutan ko siya na abala sa paglalaba ng mga lampi ng baby ko. At bigla akong natulala sa kanya at naawa. Hindi niya alam na naroon ako sa likuran niya habang nagkukusot siya ng mga lampin. Umupo ako sa may likod niya at niyakap ko siya. Elmer, tama na yan. Pahinga ka na dun at ako na yan. Sige na. Alam ko na pagod ka na. Kakalabas sa mga lampi ni baby. Sige na, pahinga ka na. Okay lang ako, Dante. Salamat sa yakap mo, ha. Medyo nabawasan ang pagod ko. Nakaluto na ako doon, kumain ka na. Doon. At magbihis ka na. Yung damit mo, nasa likod ng pinto. Nakadownin na yon. Suotin mo na lang. Ayaw ko pa pumunta sa loob. Dito lang ako sa tabi mo. Bakit ba kasi? Ano bang gusto mong sabihin sa akin ngayon at niyayakap mo ako? Doon ka na muna. Tapusin ko tong nilalaban ko lang. Ang gusto ko sabihin sa iyo ngayon, salamat. Salamat na marami, pare. Salamat sa lahat-lahat ng pag-alalay mo sa akin. Nawalan ka ng trabaho dahil sa amin ni baby ko. Kaya maraming salamat talaga. Sir Will, sa mga oras na yun, imbis na layuan ko si Elmer dahil alam ko na bakla siya, hindi ko na nagawa pa. Bagkus ay niyakap ko siya upang pasalamatan. Hindi ko siya hinusgahan, kundi nahulog na rin ata ako. Nahulog ang loob ko kay Elmer. Imbis na layuan ko siya dahil maiilang ako sa kanya. Dahil bakla siya. Pero hindi yun nangyari. Nanaig ata noon ang pag-ibig. Pagmamahal na wagas dahil sa mga tulong niya sa akin. Ewan ko ba? Ganun ba dumiskarte ang mga bakla, Sir Will? At kahit kaming mga totoong lalaki, ay posible palang mahulog ang loob sa kanila dahil sa mga tulong at effort nila na hindi mababayaran ng salapi. Nakangiti na lang ako noon sa likod ni Elmer habang yakap-yakap ko siya dahil hindi ako makapaniwala sa sarili ko na nagkakagusto na ako sa bakla na kagaya ni Elmer. Sir Will, marami na akong nakikita na kagaya ni Elmer dati. Yung itsura na lalaki, pero sa loob-loob nila, puso pala silang babae. Pero hindi mo makakalata talaga. At hindi ko talaga akalain na si Elmer ay isang ang ganun. Noong una ko siyang makilala, hindi ko nakita sa kanya ang mga senyales na isa nga siyang bakla. Natatawa pa nga ako sa habang sinusulat ko ito sa inyo, Sir Will, na sulat na ito kasi akala ko talaga lalaki si Elmer eh. Pero kahit pa hindi niya direktang sabihin sa akin na ganun nga siya, sa ngayon, hindi na yun mahalaga sa akin. Ang mahalaga, sumugal ako sa isang tulad niya na subukan siyang mahalin kahit pa pareho kami
lalaki. At balik tayo sa pangyayari noong nasa likod niya ako at yakap-yakap ko siya. Elmer, anong nararamdaman mo na yakap-yakap kita ngayon? Nababakla ka ba lalo sa akin? Ako, sira ka, yayakap-yakap ka dyan tapos sasabihin mo nababakla ako. Grabe ka dante sa akin. Bitiwan mo na nga muna ako at kumain ka na dun sa loob. Alam ko na pagod ka at gutom ka. Daig mo pa yung namatay kong asawa sa kakaasikaso mo sa akin, Elmer. Ganito pala magmahal ang mga taong kagaya mo, Elmer. Siguro, ganito nga. Gusto mo malaman kung bakit ganito talaga ako sa'yo? Sige, gusto ko malaman. Sabihin mo ngayon sa akin. Ganito kasi yun, Dante. Unang araw na pagdating mo dito sa boarding house, nabighani ako sa kilay mo. Ang kapal at ang kapal ng kilay mo at ang mata mo. Ano naman sa mata ko? Ang mata mo, parang mata ng isang anghel. Napakabait at napakapungay. Talaga? Mabait ang mata ko? Oo, at ito pa. Ang gwapo mo, Dante. Ako? Gwapo? Ikaw lang ang nagsabi niyan sa akin buong buhay ko. Buong buhay ko walang nagsabi na gwapo ako. Gwapo ka, Dante. At totoo yan. Sa'yo ko lang nakita ang lalaki na pinapangarap ko. Sa'yo lang. Talaga? Sa akin lang? Oo. Ang katawan mo, napakaganda. Matipuno at napakakisig mo. Kapag nakatayo ka, bruskong-brusko ang dating. Kaya tuwing makikita kita, natutulala ako sa'yo. Grabe ka maka-estimate sa akin, ha? Oo, pero hindi mo alam yun kasi hindi ko ipinapakita sa'yo. Eh ngayon, alam ko na ako pala ang lalaking pinapangarap ng isang katulad mo. Oo, aamin ako. Baliw ako sa'yo. At lahat ng ito, nagagawa ko sa'yo dahil baliw talaga ako sa'yo. Ito pala ang resulta ng pagkabaliw mo sa akin. Oo, ito nga. Ano, masaya ka na? Oo. Masayang-masaya ako kasi sino ba naman ang hindi sasaya sa taong katulad mo? Daig mo pa ang babae bilang asawa. Asikasong asikaso mo ako pagdating dito sa bahay ko. Kaming dalawa ng mahal na mahal ko, na anak ko. Ang ibig sabihin ba nito? Tayo na. Ako dapat ang magtatanong yan kasi babae ka, diba? Ano? Tayo na ba? Oo, syempre. Oo. Kung ganun, salamat. Maraming salamat, Elmer. At doon humarap sa akin si Elmer at niyakap ko siya. Salamat sa lahat, pare. Wala akong masabi sa'yo. Mahal na mahal mo pala talaga ako. Wala yun, pare. Ang mahalaga sa akin ay mapagsilbihan ka hanggat buhay pa ako. Andito lang ako aalalay sa'yo. Dahil alam ko na mahirap ang walang asawa na babae. Walang mag-aasikaso sa anak mo. Salamat, pare.
dahil sa lahat ng tulong mo sa akin. Susubukan ko ngayon na magmahal ng tulad mo. Kahit ito ang pinakaunang beses na magmamahal ako ng kapwa ko lalaki, ay susubukan ko talaga. Nakita ko kasi sa isang kagaya mo, Elmer, ang klase ng asawa na parang na para sa lalaking kagaya ko. Salamat, Dante, ha. Pero may aaminin ako sa'yo. Salamat rin, Elmer. Pero ako ang may aaminin talaga sa'yo, Elmer. Sige, ano yun? Hindi ako mahilig. Okay lang, kahit hindi ka mahilig. Kahit isang beses lang sa isang linggo, pwede na sa akin. Mabuti at naunawaan mo agad ako. Pero bakit pala hindi ka mahilig? Yun kasi talaga ako eh. Gusto ko lang ng pagmamahal. Walang masyadong labing-labing. Mabuti at nilinaw mo pa rin sa akin, Dante. Walang problema sa akin yan. Ang mahalaga, araw-araw, akin ka. Hindi ka ba matuturn off sa akin kahit ganun ako na tao? Taong hindi mahilig? Oo naman, hindi ako matuturn off sa'yo kasi kahit mahina ka dun, kahit isang beses lang sa isang buwan, okay lang yan sa akin. Hindi mahalaga yun sa akin. Ikaw ang kailangan ko, hindi yung iniisip mo na akala mo palagi kong gustong gawin. Hindi rin ako na gano'n na tao. Kung gano'n, salamat. Malinaw ang lahat sa ating dalawa. Pero Dante, sa oras na kailanganin mo na ako, kunwari isang gabi na hindi mo na talaga kaya, huwag kang mag-atubili na sabihan agad ako, ha. Nasa kabilang tulugan lang ako. Tawagin mo lang ako at alam mo na. Sige ba? Ang totoo, isang beses lang talaga ako mga ilangan ng isang beses lang talaga ako mga ilangan sa isang linggo. Parati kasi pagod, kaya hindi madalas. Pero pag kailangan na kita, ako mismo lalapit sa iyo, Elmer. Pangako. Oo naman, hindi kita pipilitin kung ayaw mo, Dante. Kung kailan mo lang ako kailangan, saka lang ako lalapit sa'yo at ibibigay ang gusto mo. At doon hinalikan ko si Elmer sa noon niya at sa pisngi. Nilinaw ko lahat. Mabuti na yung alam niya kung anong klaseng tao ako. Hindi talaga ako kasi madalas mga ilangan, Sir Will. Minsan nga dalawang beses lang sa isang buwan. Kung dalawin ako ng matinding pangangailangan ko. At kapag matindi na talaga, saka lang ako lalapit kay Elmer noon para ipadama sa kanya ang matinding pagmamahal na nararamdaman ko. At ganun na nga kami palagi, Sir Will. Ganun ang setup namin. Sa isang buwan, ipinapadama ko kay Elmer ang matinding pagmamahal ko sa kanya. Minsan tatlong beses lang sa isang buwan. Bihira lang pero dahil doon, lalo ko siyang minamahal. Hindi nakakasawang mahalin siya. Minsan lang kasi talaga at dahil minsan lang, naiipon ang pagmamahal ko na yun at halos wala nga siyang mapaglagyan tuwing ibubuhos ko sa kanya ang matinding pag-ibig ko sa kanya. Pag nagkakasundo kami. Ganon rin naman siya. Dahil siya ang nag-a-adjust pagdating sa akin. Lalo rin siyang excited sa akin. Dahil bihira lang talaga. Yun pala ang sikreto para tumagal ang relasyon. Dapat minsan lang. Pero isang gabi noon, ako na mismo nagpapapansin sa kanya. Pero ayaw niya. Okay lang ba? Mamaya. Hindi pwede, Dante. Hindi ako pwede. Alam mo naman ang sinapit ko noong isang gabi. Oo, alam ko pero baka kaya mo na.
Hindi talaga pwede, Dante. Baka sa sunod na linggo na lang. Eh kaso ngayon, gusto. Sana. Masama pakiramdam ko, Dante. Wala ako sa mood. Sige na naman, mahal ko. Pagbigyan mo na ang kahilingan ko. Iba na kasi talaga ang nararamdaman ko sa iyo eh. Nako, sa ibang araw na lang, Dante. Itago mo na lang muna yan. Hindi ako pwede ngayon. Bakit ba lagi ka na lang hindi ka pwede, ha? Sabihin mo nga sa akin, ayaw mo na ba sa akin? Hindi naman sa ganoon. Masama lang talagang pakiramdam ko sa iyong pakiramdam ko ngayon. Yakapin na lang kita. Oo, ito. Puro na lang yakap, puro na lang kiss. Paano naman ako bilang tao? Nangangailangan rin ako, Elmer. Huwag mo naman ipagdamot sa akin ang bagay na para sa akin. Sumumpa tayo, di ba, na mag-iibigan tayo lagi? Nakalimutan mo na ba, Dante? Di ba sabi mo, bihira ka lang? Hindi ka madalas. Bakit ngayon parang nagbago ng lahat? Bakit gusto mo? Bakit gusto mo araw-araw na lang? At doon natulala na lang ako kay Elmer. Tama nga siya. Nagbago na nga ako. Hindi ko nakilala sarili ko. Wala na yung dating ako. At ngayon, para bang araw-araw na lang, araw-araw na lang gusto kong ibuhos ang pag-ibig ko sa kanya. Sir Will, ito na po ang nagiging problema namin ngayon. Si Elmer po ay madalas na tumatanggi sa mga gusto ko. Ako naman kasi talagang ngayon ay nagbago na. Para bang laging kulang ako sa pag-ibig niya. Nakukulangan ako. Palagi kong hinahanap-hanap siya. Kaso siya naman itong ayaw na sa akin. Ang tanging nakikita ko na dahilan kung bakit palagi siyang tumatanggi. Dahil siguro, dahil ako po ay dakila sa lahat. At talagang pinagpala na tao. Siguro kung sa una pa lang alam niya na itong tungkol sa akin. Siguro makakapag-adjust siya. Kaso nalaman niya lang noong kami na. Hindi ko nga maidrawing ang itsura ng mukha niya sa unang gabi namin. Natulala na lang siya at hindi makapagsalita noon. Sabi ko, "Huwag kang matakot, Elmer. Ako bahala sa'yo. Basta magtiwala ka sa'kin at makakaya mo yan. Pangako, iingatan kita sa gabi na ito." Sabi ko noon. Naging maingat naman ako sa kanya, Sir Will. Pero kinaumagahan noon, nilagnat si Elmer. Pinainom ko agad siya ng Bioplu kasi baka kung ano na nangyari sa kanya. Pero naging okay naman siya kinahapunan noon. Yun nga lang, mula noon, doon na siya tumatanggi sa mga gusto ko. Ewan ko sa kanya, akala ko perpekto ako para sa kanya. Pero sobra-sobra pala ako para sa kanya. Ako natuloy ngayon na nung nakukulangan. Nakukulangan na ako sa aming pagsasama araw-araw. Dahil siya na talaga itong tumatanggi palagi sa mga tawag ko sa kanya. Pero ganun pa man, hindi ako naghahanap ng iba kapalit niya. Masaya po ako sa kanya, Sir Will. Nagmamahal, Dante.